Mga kapuso, balikan po natin yung balita tungkol sa pagbibitiw ni Senator Juan Ponce Enrile bilang Senate President. Sa punto pong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Ginoong Mon Casiple, isang political analyst at executive director ng Institute for Political and Economic Reforms o IPER. Mr. Casiple, magandang tanghali. Si PR kang help po ito. Magandang tanghali, yeah. Mr. Casiple, unang-una sa tingin po ninyo, ha, sa opinion nyo, bakit parang bang inunahan na ni Senator Juan Ponce Enrile yung kanyang mga kritiko at nagbitiw na nga siya? Eh, kasi sinasabi po ng iba, hindi naman kailangan eh. Total, isang session day na lang at muling magbubukas ang Kongreso sa SONA na po. Well, symbolic nga naman. Kasi last day nga. Pero may political impact yun, ano? Yung pinapakita niya yung kanyang sarili yung desisyon. Hindi siya napilitan. Pangalawa, yung mga sinasabi niya kasing mga dahilan, eh, valid din yun, ano? Na merong mga kritiko sa kanya, kaproblema tuloy yung kanyang anak sa last election. So, tingin ko, mga hindi dito sa nausap sa ni Senator Dayton, at kaliwanagan na talaga magkakaroon na ng pagbabago dahil the majority na yung pinangunahan ko ang Liberal Party. Isang political decision yung pag-resign para preserve yung options niya. Oho. Sir, kasi kung tutuusin, no, nung umpisa ng taon, isa po si Senator Enrile sa mga opisyal na may pinakamataas na satisfaction rating dahil po dun sa corona impeachment. Tapos, pagdating nung pagtatapos ng taon, nag-isa na lang siya kasi parang dumami yung kanyang kritiko sa loob ng Senado mismo, no? Ano hong assessment ninyo sa ganitong klaseng sitwasyon na you can start out the year at the top and then end it on another level? Election. Ibig sabihin, election year tayo. Ang mga issue, kanyang ay tumatakbo. Yung mga issues niya ay caught up with him, no? At sabihin na natin, yung kanyang pagposisyon sa una ay hindi nagkaroon ng malaking positibong epekto doon sa mga okay sa kanyang ginawa sa impeachment. Mm-hmm. Panghuli na lamang, no, Ginoong Casiple. So sa ngayon, isa nga ho sa mga matunog na papalit sa kanya si Senator Franklin Drilon. Ano sa tingin nyo ang maasahan natin, no, or what should we expect sa susunod na Kongreso? Well, ang sinasabi niya, at tingin ko mukhang ito naman yung campaign na promise nung Liberal Team Pinoy, yung continuation ng mga proyekto, mga bills, mga gusto ng administrasyong itasa, ay mas madali ngayon kasi they have the majority na ngayon in 2000. Mm-hmm. Maraming salamat po, Ginoong Mon Casiple, political analyst at executive director ng IPER.